tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sarah, tambalanista since 2005. Sumulat ako just to get this heavy feeling off my chest. Ang bigat na eh. And I am sure that when I share this with you, gagaan ang pakiramdam ko. I was 22 when I met Teo in 2015. Taga-Saudi siya pero pumunta dito para mag-aral. He introduced Islam to me. Sobrang close namin, label na lang ang kulang. Ang tawagan namin, Pabebe. One day he saw me with a guy sa FB post. Nagulat siya dahil akala daw niya we were dating. Sabi ko naman, as far as I know, friends lang kami. He became distant after that, pero kapag kailangan ko siya, he was always there to comfort me. Nagkaroon ako ng iba't ibang relationships, but in between, sinusubukan ko pa rin to win him back. Kaso, epic fail. Mukha lang akong tanga. 2 years after, may ipinakilala daw sa kanya, so dapat hindi na daw kami mag-uusap. And wag na daw kaming magkita muna. He sent me all our photos. He sent my photos, mga candid shots that he took nang hindi ko alam when we were together. At sabi niya, he could not keep them anymore. Ang sakit sobra. It was so painful and I cried my heart out. Bago matapos ang taon, tinanong niya ako and he asked me to celebrate my 24th birthday with him. Kahit 1 week late. Pumayag ako kasi in my head, yun na yung huling pagkakataon that I would see him. Nag-move ako to UAE in 2018 and he got in touch with me again. Pag-graduate na daw siya and he was hoping to visit me in Dubai. Tinanong niya kung may boyfriend ako and I said yes. He asked me kung naalala ko pa yung tatlong IG accounts na nagme-message sa akin when we lost touch. When I replied yes, he revealed na siya yun. He just wanted to make sure na I was doing okay. Nung huling kita din daw namin, he had a dinner reservation and had booked a hotel room. He wanted daw to make me feel special and spend the night with me. He wanted na mag-umpisa ulit. Kaya lang, na-sense niya na hindi na ako interesado sa kanya. Natatandaan ko yun. I remember that very clearly. Nagpapaka-chill ako that day. Pinakita ko sa kanya na I was okay even if I was falling apart. Nag-iiyak ako the whole night and weeks after that last meeting. Anyway, last February, pumunta siya ng Dubai to see me. It had been 5 years since we last met and na-miss namin ang isa't isa ng sobra. Niyakap niya ako ng mahigpit at naghawak kami ng kamay.
para bang nagkita lang kami kahapon at hindi 5 years ago. Yung tawa niya, it was music to my ears. Nakatitig ako sa mukha niya habang nagsasalita siya na para bang gusto kong i-memorize lahat ng lines sa mukha niya. 2 beses niya akong tinanong, what if maging kami? Alam naman daw niyang nasa puso ko pa din siya at hindi siya nawala. Hindi ako sumagot kasi may boyfriend ako. Sabi niya kung wala mang chance for us to be together, he will forever be with me and mananatili daw ako sa puso niya. Nagkaroon ako ng mga breakdowns dahil sa pressure sa trabaho at sa buhay in general, pero lagi siyang nandyan para kalmahin ako. Tinatawagan niya ako, magsisend siya ng text, voice notes, inspirational videos, and music. Bumalik ulit siya ng Dubai to see me. Again. Hanggang pagdating niya, tumatawag at nagte-text siya pero hindi ako nagpakita. Hindi ako sumipot kasi may boyfriend pa rin ako at alam kong mas mahal ko siya. For the first time, nagalit siya kasi hindi ko sinabi kung bakit ayoko siyang makita. After a week, tinext ko siya at sinabi ko sa kanya na yung love ko para sa kanya hindi nagbago since 2015. I said, kung magiging talagang honest ako sa sarili ko, mas mahal ko pa nga siya ngayon. Hindi ko na alam kung anong isinagot niya kasi blinak ko na siya. Nag-convert na ako to Islam this year and he was the first person I wanted to share the news with. Sa aking unang Ramadan, and every time we cleanse before the prayer, nakikita ko siya sa harap ko na parang aparisyon. Nakikita ko siya na nakangiti sa akin at naririnig ko ang boses niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mamahalin. Kapag nagdarasal ako kay Allah, araw-araw kong iba nagpapasalamat na nakilala ko siya. Itinataas ko na lang sa Diyos kung anong magiging ending ng love story naming dalawa. Thank you for reading my letter, Nicole and Chris. Ang inyong pabebeng tambalanista, Sarah. Okay. Sarah, medyo hindi ko na-gets kung bakit hindi mo ito ipopursue. Pabebe nga siya, di ba? Hindi ko mag-gets. Para silang pabebe. Hindi sila pabebe, partner, kasi they both feel love for each other. Hindi ito pabebe. Hindi rin ito yung parang nagpapakiramdaman kasi alam nyo naman na mahal yung isa't isa. Since 2015, di ba? You've always been there for each other. So bakit hindi mo i-let go yung isa? Hindi ko maintindihan tapos pinoproblema mo ngayon. Gets. So, yun lang pabebe. Hindi ko maintindihan. Pumili ka. Yun lang yun. Diba? Correct. Pipili ka. Wala. Hindi mo pwedeng itanong yung tanong mo. Sorry. Kahit tinanong mo siya, hindi mo pwedeng itanong yan. Diba? Na parang, only God knows. Totoo naman, only God knows everything. Kung anong kahihinat na ng mga bagay-bagay. Diba? Pero, may decision ka na pwedeng gawin dito. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, ano kayang kahihinat na ng love story namin? Anong ending? Anong love story? May jowa ka nga. Ano magsabi mo, girl? Ngayon, kung feeling mo parang talagang mas malaking parte ng buhay mo itong si anong pangalan niya? Sarah. Si Sarah and si Lester. Benji. Nagkalit ulit ito ng dami-daming pangalan eh, 'di ba? Kung magiging completely honest ka, 'di ba? Tingnan ko nga, may sinabi ba pangalan? I met Teo. Isang beses na kasi sinabi. Oh. Ang iksipa. Hindi namin kasalanan to.
Kasalanan to ni Teo na 3 letters ng pangalan niya, hindi natin matandaan. Oh, anyways, di ba, sabi mo nga, if you're gonna be completely honest, hindi nag-change. Hindi nga sa hindi nag-change yung nararamdaman mo eh. Mas umigting pa, mas gumumongga pa. Mas, di ba, kinarir mo pa yung pagmamahal, di ba? Tapos ngayon nagtatanong ka kung anong ending ng love story. Eh, may jowa ka nga. Ano yun, Sarah? Hindi ko maintindihan. Medyo malabo, di ba? Medyo malabo yung ano, malabo yung dating mo sa amin. Alam mo, medyo totoo. Choppy yung connection. Gano, ang dami kong hinosta na mga Christmas parties these past few days. Hindi doon nawala yung boses ko. Parang sa'yo mawawala. So medyo irit ako ng slight. Alam mo, ang kaninang saya ko, nakatanggap kami ng Garrett Popcorn, may pahanda mula kay Benny de la Cruz at kay Lucky Charm Cortez. Tapos, may pa-milk tea na parating from Imagic Events. Tapos, nagpadala pala ng gift packages sa atin ng aficionado. Yes. So, masaya ako. Tapos kanina, ngayon parang ano, parang kailangan parang ko. Parang biglang ano, lumungkot. Parang hindi lumungkot eh. More of, parang nairita. Tatawa-tawa lang yan. Parang juminit yung ulo. Patawa-tawa lang ako pero mainit ang ulo ko ngayon. Diba? Yung parang totoo. Tipong may ano ko, parang hormonal imbalance. Kita mo na nagkaroon taloy ng ano. Hormonal imbalance ng wala dahil sa oras. Dahil sa sulat oo, mo. Oo, diba? Parang may ganun. May ganun akong alam feelings mo, ngayon. Ganito yun. Yung parang kahit ang anong ganda ng alahas na suot ko from Mayette de la Rosa Fine Jewelry, parang natatakpan sa irit ako. Charot, diba? Oo, yung blusang itim na nakakaganda sana kanina. Correct. Parang siyang nakaka-gloomy na. Oo, nakaka-gloomy. Parang ang dilim ng paligid kasi ang dilim ng pag-iisip mo, Sarah. Hindi ko kasi... Tanggalin mo nga yung init ng ulo ko, partner. Bigyan mo akong pera. Manawagan tayo sa accounting department. Oo, diba? Baka po meron po. Ng cheque kasi malapit na po magpasko. Alam po namin, maglilive din kayo. Correct. Hindi sila maglilive. Ang maglilive yung pipirma. Ayan o, bago po maglive ang mga signatories natin. Yan, nabalita ko by 16. Palib yan. Na ang isa-isa niya, diba? Ayaw po naming madelay. Correct. Yung aming ano. Oo, yan. Aming pang Noche Buena. Tandaan, pag wala yung checking yan. Malungkot kami. Oo, may mga anak po kaming malungkot. Oo, may pamilya kaming mga asa sa Christmas correct. Party. Diba, markado na sila for life na parang trauma ito na ng 2023. Malungkot walang ang Pasko nila. So, yan po yung magpapasaya sa init ng ulo ko ngayon. Cheque pera po. Ang magpapasaya. Yan. No, diba? Reminder lang. Reminder lang. Side story lang diba? Naman. Diba, ang sinasabi ko lang, partner, parang hindi ko maintindihan. Mahal na mahal yung isa't isa. You've yung kita mo kalmado si partner habang binabasa tapos biglang nag-burst. Pagkatapos. medyo nainis talaga ako ng side. Nainis ako dun sa last part talaga eh. Yung parang, anong kahihinat na ng love story? You have the key, you have the answer to that, ha? Oh. Kumbaga sa exam, may kodigo ka dyan. Kompleto. Alam mo yung sagot dyan. Ang mahirap, gusto mo dala-dalawa. Yan tayo eh. You have to let go of one. Yan tayo eh. Diba? Kung halimbawa tunay na mahal mo yung boyfriend mo, kaya nga, diba, parang for the last time, hindi mo na pinansin si Teo, diba? Kasi binabali mo yung boyfriend mo ngayon. And which is very good, diba? Na binavalue mo siya kasi may karelasyon ka talaga. Pero bakit may magpagtanong pa na anong ending ng love story namin ni Teo? Medyo magulo ano talaga. Ano yun, diba? Partner pala, magin mo yung ulo ko. Ayan, Remind ka ulit. Nananawagan po tayo sa lahat mga pipirma ng tsyeka ng tambalan. Yan, Bekaniman. Para po lumamig na at kumalma na ang espiritu ni Nicole. Kasi pera po talaga ang makapagpapakalma at makapagpapasaya sa amin. So please. Isa yun na nanggaling yung please. Hindi sa akin. Okay lang, ano, nag-ano na tayo. May pagmamakaawa. Pagmamakaawa utang na. Utang na loob na po, please. Hindi, di ba? Alam mo, Sarah. Nakakaloka, di ba? O tingnan ano mo. Ano kasi? Hindi ba naiinit din ang ulo mo kay Sarah? Di ba? Ako, naguluhan din ako sa kwento. Naguluhan ako eh. Hindi ako naguluhan masyado sa kwento, pero mas naguluhan ako dun sa way of thinking mo. You have to make up your mind. Tingnan mo, mas malala yung kay Chuper. Oh. In English na lang yung way of thinking, pero ang sinasabi niya, ano yung tumatakbo sa pag-isip mo? May something ka din. Iba, hindi ganon. Ay, hindi ba ganon?
Yun kasi interpretation. So gusto mong sabihin, Marto. Hindi ba ganun? Sorry, mainit pa yung ulo ko ngayon. Hindi ako makaisip ng tama. Oo nga. Hindi kasi ganito yun lang. Ako yung interpretation ko. Ah. You're looking for an answer, a right answer for the wrong question. Ayan. Tingnan diba? Mo, hindi may mali. Wrong. Oh, sabi ko diba? Sa'yo may mali yung pag-iisip niya. Oh. Binago mo lang na ano eh, ama, ano eh, mas... You're finding the right answer for the wrong question. So, binago mo lang dun sa kanina may sinabi ka tungkol sa way of thinking. Parang na mas nagulan ka sa way of thinking. Diba? Yung sabi mo. Oh. Kasi nga, may something. Yung kanyang way of thinking. Hindi ka makapag-decide eh. Sabi mo, in the beginning, ang mahal mo, si Teo. Pangalawa, in the middle, mas mahal mo si boyfriend. Yung current. Oh. At the end of your story, mas mahal mo yung current. Oh. Pero pakita ka pa rin ang pakita kay Teo. Diba? Paano mo mas mahal yung current kung pakita ka pa rin pakita doon kay Teo? In the end, diba? Mas mahal mo na ngayon, leaning towards ka na ulit kay Teo. Oo, na parang to compare, hindi niya sinabi kung mas mahal niya si Teo. Ang sinabi niya, to compare with 2015, mas mahal niya na si Teo. Hindi to compare with the jowa. Basta leaning towards ka na. Na may mas mahal pa. Tapos may tanong ka na, anong ending na love story, pero may jowa ka. Ano yun? Feeling ko wala talagang patutunguhan to. Matatapos na lang yung radio segment natin, partner. Naguluhan tayong lahat. Make up your mind. Make up your mind. Yun lang yun, di ba? Make up your mind. If you want to answer that question, diba? Kung saan patutungo itong relasyon. True. Mag-desisyon ka na. Sino sa kanilang correct. Dalawa. Correct. Diba? Oh. Para tapos ang usap pa. Tama. Hindi yung pinaiinit mo yung ulo namin. Sige na ha, exit na kami. Kakain na kami ng masarap para hindi na mainit yung ulo namin. Bye-bye! Open mo na yung popcorn. Ayan. Para ano, happy sige. Na tayo. Let's eat. Let's yan. Go. Naghanap din ang sagot sa maling tanong. Diba? Mali yung tanong. Ano ba dapat ang tanong? Ang tanong, ile-let go ko na po ba yan. Yung current ko kasi correct. Mas mahal ko tama. Si Teo. The answer is ano? Kasi tingnan mo ha, napakahalaga nung yung nung nag-convert ka to Islam, this is a major decision. Mm-mm. Diba? Pero sino yung naisip mo nung mga panahon na yun? Mm-mm. Sino pag may cleansing na nagaganap? Hindi ako masyadong familiar but yun yung word na term na ginamit mo, 'di ba? Sino yung naiisip mo as na parang apparition, 'di ba? Sino yung naririnig mo para itawid ka dun sa mga sa Ramadan, 'di ba? Si Teo. So dapat ang tanong, 'di ba? Ile-let go tama si partner. Ile-let go ko ba yung current at ipupush ko na yung kay Teo? Hindi yung ano po kaya magiging ending ng love story namin? Ano? Malabo yung tanong mo eh. Diba? So paano ka makakakuha ng tamang sagot? Oo. Eh mali yung tanong mo, yan. Mali yung goal mo. Yan ang sinasabi so, natin. Dapat yun pa lang, ayusin mo na. Ayusin mo yung tanong, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? So make up your mind. Sino ba talaga yung gusto mo? You have to decide on that. So ngayon, kung ang sagot si Teo, then you have to let go of your current boyfriend. Pero yung impression namin, talagang mas mahal mo si Teo. Yun yung pagkakaintindi namin mula sa kwento mo. Ginagawa mo lang komplikado kasi nag-ano kayo, pabebe nga kayo, gusto mo pero umaatras ka. Siya din, gusto umaatras. Correct. Atras-abante diba? Kayo, atras-abante kayong dalawa. Eh alam nyo naman, diba? Alam nyo sa sarili yung nagusto nyo ang isa't isa. Yung gesture na, I'll send you all our photos kasi I cannot keep it anymore. Diba? Gesture yun ang nagpapabebe ka eh. Diba? Kung ayaw mo na talaga makita yung picture dahil hindi mo gusto yung tao, diba? Di-delete mo yun at hindi mo isi-send dun sa tao. Sinend mo kasi naghahanap ka rin ng reaction kay Sarah na isi-send ko nga pala yung picture. Siyempre yung isa mag-rebat yan. Diba? Diba? Sayang naman yung memories. Mamimiss ko itong memories na to. Itong pinagsamahan natin. So, hindi siya natatapos. Pinaparamdam nyo sa isa't isa na gusto nyo ang isa't isa pero walang umaamin. Walang gumagawa ng move na sige tayo na lang. Yes. Diba? Diba? Puro kayong pabebe. Diba? Parang, gusto kita pero hindi pa pwede kasi mas mahal ko yung isa. Diba? Medyo malabo. Diba? Be firm with your decision. Di pa man din ako nagpa-botox kahapon. Parang nadagdagan lalo yung linya ko. Nakakaloka ka. Di ba? Pili ka lang ng isa. And kapag nag-decide ka na kung sino yung napili mo, then you have to let go of that person. Di ba? Of the other. Of the other person. Of the other persons.
of the basta. Diba, kailangan mo mag-let go ng isa para hindi ka nakokomplikado diyan. Hindi ka nalilito. Hey. May mga may, ayaw mo na isang tao, then stop communicating correct, to that diba? Person. Ang sa akin lang, okay, fine. Hindi ka nakipagkita, di ba? Gulong-gulo talaga ako dun sa last part. Hindi ka na nakipagkita. So, tapos na. Dapat ang tanong nila is, how do I move on from Teo? Pwedeng ganun din yung tanong. How do I move on from Teo and completely ang mahalin ko ay yung current ko? Yun yung mga tanong. Hindi yung, ano kayang ending ng love story? Gulong-gulo talaga ako dun sa part na yan. Hay nako. Kaloka ka. Pero ang nakita talaga namin, mas mahal mo si Teo. So, kasi pakita ka pa ng kapakita sa kanya sa gitna ng lahat eh. Oh, ang haba nung panahon na ganyan urong sulong kayong dalawa. Hindi niyo binibigyan ng seal kung ano ba kayo, magkaibigan ba talaga kayo, diba? Or gusto niya talagang maging magjowa. Correct. Ganyan. Hindi magtugma eh. Yung isa gumagawa ng move. Tapos ikaw naman umaatras. Diba? Tapos pag ikaw naman na ito, namimiss mo siya, yung isa naman umaatras din. Pareho kayong ano. Pareho kayo may something. Bagay kayo. Hindi makapag-decide sa gagawin. True. Pero tama itong sinabi ni Ruby Rose Chu Garcera ha. If ever maging sila, ang tsaka na magiging relasyon nila, judgmental din to. Kasi parehas silang on and off ang feelings. Mm-hmm. Mahirap magsama parehas ng pabebe. Dapat sa relasyon, merong isang pabebe, merong isang matatag. Sabi ni Alexis Bakoy, I think she already has the answer, but she refuses to accept herself. Kasi she still lingers to the feeling na unrealistic. Relate ako kay ate, pero I choose my current kasi siya yung nandyan. At tanggap yung Pasko kaysa doon sa isa na puro paasa at walang gawa. Sabi ng Koy Jokes, ang arte ng mga yan. Sabi ni Emmanuel Andico, kahit ako naguguluhan, kakain na lang ako. Parang nagugutom tuloy ako. See, di ba? Pasensya ka na, Sarah. Kung maaari masaktan ka sa comment ng mga tao. Pero yun talaga. Yun yung nakita namin sa kwento mo. Diba? Sabi ni Flor Connell Kim, kung hindi mo kaya i-let go si Teo, pakawalan mo yung present para walang lukuhan. Kasi may lukuhan din nagaganap, ha? Correct, yeah. Kasi may feelings na involved. It's not as if it's just your friend you're meeting with. Diba? Itong friend na ito, may pagnanasa ka sa friend na ito. May malalim na emosyon. Correct. Diba? Kahit alam mo sa sarili mo na you are in a relationship with your current, na hindi mo na-mention ang pangalan. True. Pero, diba, pagtalikod ng isa, yung emosyon mo buhos na buhos kay para Teo. Para dun sa isa, So me in a way there's cheating. G. Antonio says, sumakitid ang bangs ko sa kwento ni Sarah, ang munting paasa. Sabi ni George Baladitan, patingin muna pic ni girl kung maganda siya kasi kung makaate siya kala mo kaganda. Grabe ka, George. Grabe kayo. Oh, 'di ba? Tingnan mo, nakakahawa 'yung init ng ulo eh. In the same way na nakakahawa ang ano, kasiyahan, nakakahawa din ang init ng ulo, 'di ba? Tingnan niyo, ang iinit na din ng ulo ninyo ngayon. Tingnan mo. Ulitin namin, pasensya ka na. Pasensya ka na. Kasi yung para medyo magising ka rin ng konti, maalog yung isipan mo ng konti na ayaw nga, tama pala yung sinasabi ng ibang tao. Kailangan mag-decide na ako sa relasyon ko ngayon. True. Kung ano ba talaga ang gagawin. Make up your mind. Yun lang yun. And makapag-decide ka na, maging firm ka about it. Mm-mm. Hindi pwedeng, nag-decide ako. Teka, parang gusto ko pa rin yung isa, yung current ko. Balikan ko kaya. Diba? Walang bawian kapag nag-decide ka na, pag-decision mo na, pag-panindigan mo correct na. Correct ka. Alam mo, para... komplikado, kaya nako-complicate, urong-sulong ka sa pag-decision eh. At kapag ganyan ka ng ganyan, hindi lang sa love life to ha. In many aspects of your life, napaka-indecisive mo. Yes. Diba? Huwag ganun. Oo. Tsaka huwag din pabebe yung mga pabebe. Oo, pabebe pa. May kalalagyan ng mga pabebe. At hindi ka matutuwa sa kalalagyan mo. Grabe sa pananakot. Kasi diba, yung pabebe minsan cute. Minsan, hindi. Parang sweeting nan. Pero yung mga pabebe minsan kakaasaram mo eh. Diba? May kalalagyan lang yung pagiging pabebe. True. Hindi yung tipong ganyan. Akala mo, hahabol-habulin ka lagi ni Teo. Ay, naku. Si Teo naman, akala niya, hahabol-habulin mo din siya lagi.
Kaloka. O umeki sa isa't isa. Oo. Ngayon, hindi pa eh. Pero ma-realize yun. Oo, hanggang kailan din natin to ginagawa? Di, Tima, tingnan mo, kayong dalawa, hanggang, tama, well, okay, come to think of it, tama din naman yung tanong na hanggang kailan ito. Pero oo, hindi rin eh, mali talaga eh. Diba? May jowa ka, mabuti kung wala eh. Oo. Okay lang yung walang jowa eh, parang talagang tunay na pabebe. Pero ito hindi pabebe ito eh. Oo. Hindi ka lang makapag-desisyon kung ano na ba talaga. Arte-artehan natin. Arte-artehan. Alam mo, sa tingin ko, dapat tapusin na natin tong FB live natin tapos kumain na tayo para matanggal na talaga yung init ng ulo ko. Kasi ulit-ulit din naman yung kasi sinasabi natin. Oo, alam mo pa, diba? Eh, tsaka kami din, naiirita na rin sa mga sarili namin. Iritang-irita kami. Charot. Uy, salamat muli. May masarap kaming kainan ngayon. Thank you to Benny De La Cruz. Sabi niya, sana daw next time, siya naman daw yung mismo makapagdala. Pero sabi niya, sa ngayon, hindi niya pa daw carry. So, sobrang thank you daw kay Charm Cortez. Yes. Yan. So, BFF thank you. Sisterette Tambalerinas. Oh, yan. At syempre, para tanggal din ang init ng ulo, huwag niyo pong kalilimutan, meron pong pa-concert ang parokya ni Edgar. Sa darating na Saturday. Sa Batangas Lakeland. So, magandang ano yan, pantanggal ng stress yan, yung magandang tanawin ng Batangas Lakeland. Oh, ano, kailan ka ba uli nakapunta doon? Oh, ako recently, ikaw ang hindi pa nakakapunta. Soon, yan. Gusto mo manood? Ay, may racket pala tayo. Yun. May event tayo. Oo, may event tayo. Sayang naman. Sayang. Pero ano, pero bongga yan, mga kabisyo. O siya, exit na po kami ha. Kakain na kami ng masyarap. Kishing syrup namin. See ya. Kishing syrup ni Sarah, feeling niya. Charot!